Ephesians 1, verse 3 and 7 to 10, Proverbs 3, verse 13, and chapter 16, verse 16, 1 Corinthians 2, verse 7, and chapter 4, verse 1, Colossians 1, verse 20, and 1 Corinthians 15, verses 24 to 28. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Please respond. In Him we have redemption through His blood, for forgiveness of sins according to the riches of His grace, which He made along towards us in all His heavenly goodness. Blessed is the one who has found wisdom and the one who obtains understanding. How much better it is to acquire wisdom than gold. To acquire understanding is more desirable than silver. Please respond. And having been known to us the mystery of his name, according to his good pleasure, which he purposed himself, instead of speaking wisdom of God, hidden in mystery, acquired before the ages of our Lord. This then is how you ought to regard us, as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed, and through Him to reconcile all things to Himself by making peace through the blood of His cross, through Him, whether things on the earth or things in heaven. Please respond. Then comes the end, when He hands over the kingdom to God the Father, when He has brought to an end all rule and all authority and power. For He must reign until He has put all enemies under His feet. The last enemy to be eliminated is death. Please respond. For He has put everything in subjection under His feet, but when He says everything has been put in subjection, all together, and when all things are subjected to Him, then the Son Himself will be subjected to the One who subjected everything to Him, so that God may be all in all. May the Lord add blessings for the reading of His Word. Please be seated. Sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Salamat po na sama-sama tayo ngayon na magpuri, nagpuri sa Kanya at kapayapaan po ng Panginoon ay sumaating lahat sa oras na ito. Nais ko pong basahin ang salita ng Diyos sa Book of Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi po ng salita ng Diyos, chapter 4, verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. We will give account to God as His word searches our hearts this day. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, we welcome you today, Lord of Lords and King of Kings. We draw you into our hearts. May you control all of these things, Panginoon. Today, may you be with us and cover us with your protection, with the blood of Jesus, so that we may serve Thee acceptably and be secured in our hearts that you are in control of all things. You are here, O God, the sovereign of the universe. You have a plan and purpose for our lives. That's why we are here today, O God, and presenting ourselves, even those who are watching online, we present ourselves before you in worship, we
because you are worthy. You are our Savior, the Lamb that takes away the sins of the world. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagbutihan. Because of your sovereign plan and will, meron po kami confidence that as we serve you, O God, you will be with us and nothing can separate us from your love. Nothing can hinder us from accomplishing your will according to the purpose of your counsel. Kaya today, Lord, we rejoice even we are in the midst of pandemic and whatever hardship and difficulties we face, we are here full of joy, Panginoon, because you are in control and that you will do the pleasure of your will sa aming kalagitnaan. Kaya po, Panginoon, we worship you and we give the best para sa iyo, Panginoon. Kaya, i-bless niyo po, O Diyos, patuloy ang iyong mga salita and speak to us, Lord. Let your Holy Spirit teach us sa araw na ito. We cast all our cares upon you, Lord. Ano mang alalahanin, nais po namin magkatiwala sa inyo. Ang mga kasalanan po namin nagawa, Panginoon. Cleanse us by the precious blood of Jesus sa oras na ito so that maging tatanggap-tanggap po, Panginoon, ang aming worship. At we pray, Lord, according to your word. We pray for kings and rulers because it is your desire that all men know and come to the knowledge of the truth. Know you and come to the knowledge of the truth. Kaya, Panginoon, dalangin po namin ang namumuno ng aming bansa simula sa aming presidente, Presidente Duterte, we come to you, Lord. We pray for him sa pagganap po niya ng kanyang tungkulin na maitatag po ang justice and righteousness. Ngayon din po, Panginoon, ang pag-unlad at ang paglaban dito po sa pandemya na aming pinahara. We pray for your special blessing sa lahat ng nasa gobyerno, sa aming mayor at sa aming po barangay captain. Kaya, all of this, Panginoon, nais namin ilan sa inyo. We pray din sa aming po mga missionaries na nasa close access countries, nasa restricted access countries, na gumaganap po ng iyong kalooban. Protektahan niyo po sila. And we pray for our friends, especially po sa Afghanistan, aming pong sinusubaybayan. May your grace be upon them. Salamat po, Panginoon. Today, we worship you together with the millions of angels in your throne of grace. Maraming pong salamat, Panginoon. We also pray for our churches sa iba't ibang lugar. Pagpalain po ninyo ang service sa araw nito. Maraming pong salamat, Panginoon. Even ang aming pong mga kapatid na nanonood, nawa po makapag-participate sila wholeheartedly sa service na ito. At ang mga may sakit, we pray especially for your healing grace and mercy na magpasa kanila, especially yung po may mga mabibigat na karamdaman katulad ng COVID. We pray, Panginoon, na touch niyo po sila, idampi po ninyo ang inyong mga pangyarihan pa upang makabangon po sila at patuloy na maganap po magawa ang iyong kalooban. Even, Panginoon, sa mayroon po mga karamdaman spiritually and emotionally and relationally, Lord, minister to them in a special way. Maraming pong salamat sa araw na ito. We entrust all of these things in the name of Jesus. Amen. So, magandang umaga po, the mystery of His will. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Patungkol po ito pa rin sa Ephesians na atin pong siniseries. At of course, ito po'y ating nire-relate sa mga nangyayari sa panahon po natin ngayon. Yun, suicide bombing.
Kabul Airport. Ayan, di huban ng last time ay maraming tumakas. May mga namatay dahil sumapit po sila sa gulong ng aeroplano, nahulog. Ngayon naman, yung mga nag-aabang, binomba. So, talagang maglong. Pero ang bumomba yata ay ISIS. No? Kasi pati po ang Taliban ay kinondem po ito. Kasi ang pangako po nila is wala namang sila magiging ano po sila. Restrain po nila at walang mapapahamak. No, kaya lang, iba po naman pala ng ISIS po yun. Bumomba at marami po ang namatay, mga nagkapirak-piraso yung mga katawan. Ito po ay doon lang po sa ano, no? Sa entrance. Sa entrance pala niya, ano, wala pa po sa gitna. Hindi yung nakapasok sa gitna yung ano kasi siguro may guardia. Ayan, marami pong namatay at ayon po sa ulan, nasa 200 plus. Yung red ay civilians at yung lumagpas po ng black kasama po yung mga military. So mayroon 13 US service military ang namatay, mga Marines, mga bata pa yung mga namatay. Marines, may Navy, ano po, at nakakalungkot na meron po ganito nangyari. Siguro medyo ano, no? Sabi siguro ng ISIS, biglang bumait kayong mga Taliban na dapat mabagsi kayo. Dapat, anuhin nyo yan, tirahin nyo yung mga ano ba yan. No? Kaya dito po ang nangyari. At dito naman sa Pilipinas, highest po, 19,441 kahapon, August 28. Yan po ay sabi nila dahil sa Delta variant. Parang nawala yung ano, connection nito. So, sa testing na 71,000, ang nag-positive po ay 19,000. So, ito po ang infection rate ay 27.5. Ibig sabihin, 27.5 lahat ang testing positive. So, mataas po yun. No? Talagang ano, matindi ito. No? At yung namatay doon sa ano, bomba ay 190, pero umakyat. Naging 200. Ang namatay po kahapon, 167, parang halos, ano, no, halos pantay na dun sa mga nabomba ng, ano, ng ISIS, 190, pero tumaas, naging 200 plus. So, ang namatay dito, 167. Hindi lang po natin namamalayan. Pero, parang ganun din ang epekto, no, yung sa number ng namatay, pareho yung namatay kahapon, 167, doon sa binomba. Hindi nga lang nakakatakot na gusto siguro dito, dahil relax-relax lang na lang tayo. Pero kung bomba siguro ang sumabog dyan sa tabi, medyo naano na tayo, no? Siguro, ano, no? Ito po nangyayari, parang nagiging, parang tayo sinasaksa ng anesthesia na hindi, wala na sa atin yung mga namamatay na marami, no? And of course, kasi kasama ko sa iba't ibang mga samahan ng mga pastor, nakikita ko, kahapon may nagpapapray. Sabi, pagpray nyo ako, alas 12 pa ako dito sa ambulansya. Ngayon ay gabi na, nasa ambulansya pa rin ako dahil hindi ako may pasok. Yung dalawang anak ay nasa emergency room na. And then, previous week, may kaprayer lang ako. Sabi niya, pastor, hindi ako makapagsalita kasi may COVID. The following day, namatay na siya. Ganun po katindi yung ano. Tapos ngayon, marami pa rin tayo pinag-pray na talagang tinamaan ng COVID. No? Sa iba't ibang samahan po na aking sinalihan. No? Yan po ang ating sitwasyon ngayon. Kaya napaka-ano po nito plano ng Panginoon. Ano bang kalooban ng Diyos sa ating buhay, sa ating bansa, sa lahat ng nangyayari sa ating paligid? Ano ba ang huwit ng Panginoon? Bakit hindi po natin makita ng malinaw kung anong dapat natin gawin?
At bakit parang misteryo yan ang kalooban ng Diyos? So ano po ang will ng Panginoon sa lahat ng nangyayari ito? Sa kabuuan po ng kanyang sovereign purpose, ano ang will? Ano ang gusto ng Panginoon? Yan. So, talagang makikita natin, very reasonable, kung ang Diyos natin ay all-wise, all-knowing, all-powerful, sigurado may comprehensive plan siya. From beginning to end ng history, may plano siya sa lahat ng ito. Nag-unfold po yung kanyang plano. No? Kasi all-powerful siya, all-wise. So, kung nagplano siya, kaya din po niyang isagawa itong plano na ito. No? Kaya lang, ang sovereign will ng Panginoon, talagang very complex. No? Kasi po, ang kanyang sovereign will, it includes free will ng tao at ng angels. No? So, nung nilalang niya ang mga angels, binigyan niya ng free will. Kaya nga si Lucifer, nag-rebellion eh. At nakuha niya ang one-third ng angels of heaven kung sa kanyang pagre-rebellion. Kasi with lahat po ng ginawa ng Diyos, may free will. Kasi kung walang free will yan, hindi magre-rebell yan. At gumawa siya ng tao na mas mababa sa anghel, na ang tao nito pwede sumunod sa kanya, pero pwede rin magre-rebell sa kanya. Bakit kung ganun ang kanyang ginawa? Bakit hindi na lang siya gumawa ng tao na susunod sa lahat ng gusto niya at hindi magkakasala? Di ho ba? Parang mystery. Bakit ganon? Ano ho? So, of course, sabi ko ng scriptures, talagang ang Diyos may plano at kaya niya isagawa ito. Job 42 verse 2, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Walang makakakontra sa plano ng Panginoon Diyos. Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in the heavens and His sovereignty rules over all. No? Kasi ang throne niya nasa langit. Kaya niya isagawa ang lahat ng bagay. Hindi mo mangyayari ang isang bagay na wala siyang kapalitultan. But our God is in the heavens. He does whatever He pleases. No? Isaiah 46 verse 9 to 10, for I am God and there is no other. I am God and there is no one like me, declaring the end from the beginning. So talaga, from the beginning to end, yung sovereignty niya ang masusunod. No? May plano siya. No? So, titignan po natin yan. Ano? Sabi din po sa katuloy, and from the ancient times, things which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. My purpose will prevail and I will accomplish all my good pleasure. No, ito rin po ang sabi ni Nebuchadnezzar, no, na nabalik. Sabi ni Nebuchadnezzar, ako lahat na nag-build nito. Sabi ni Lord, so na yabang mo. Nilagyan siya ng sakit, di ba? Na naging parang ano siya, baka ng kinakain niya damo. No, nabalik siya. Pero nung pinaklanan siya si Lord, ito nga, sabi niya, for His dominion is an everlasting dominion and His kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are counted as nothing, but He does according to His will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth. And no one can ward off His hand or say to Him, what have you done? Sinibukat ni Salito, no? Sabi niya, wala na ng tao. No? Talagang ang kalooban ng Diyos ang masunod. No? So, yun po, ano? Kaya, since ang Diyos ay sovereign, may encouragement po tayo and po, kahit po sa gitna ng very complicated na sitwasyon po natin ngayon. Kasi ang Diyos di naman na-surprise na dumating po lang dito ng mga sitwasyon po natin. No? So, ayan, no? Hindi ho pwedeng matwart ang plano ng Diyos sa ating individual as a church. Ang plano niya mananalig. No, yun po ang sinasabi. Kaya tayo may confidence. No? Kung naniniwala tayo ang Diyos ay sovereign, we will continue to worship Him. Kasi yun ang kalooban niya.
No? If He is sovereign, He will allow us to do as He pleases. Ang gagawin po natin, lahat ang nakapag-please sa Kanya at hindi mo tayo mapigilan ng pandemic. Kasi ang Diyos ay in control. Marami yung nagsasabi, the Lord is in control. Pero wala eh, hindi naman makita sa action. No? Pag sinabi mong the Lord is in control, you will do as He please, yung nakapag-please sa puso ng Diyos. At ano ba yun? No? Minsan, dahil sa pandemic, napipigilan po yung pagganap natin sa mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan po natin. Kasi kung tayo ang kagawa ni Kristo, ang sabi niya, ang sabi ng Panginoon, while I am in the world, I am the light of the world. Kaya lang nung nag-ascend siya, sabi niya, you are the light of the world, you are the salt of the earth. Kaya po, even sa individual na history po natin, kung may trahedya na nangyari sa atin na parang out of control na, sinasabi ng Panginoon, I am still in charge. At hindi pwedeng ma-disrupt ang sovereign plan niya sa individual na buhay po natin. No? Pero ito po ang sinasabi, i-connect po natin siya sa Ephesians. Ano? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So, ito na po yung kapuspusan ng blessing ng binigay sa atin. Niisip lagi natin, tayo mahirap. Tayo ay meron tayong inferiority complex. Ano? Kasi ang ating bahay, parang barong-barong lang. Tayo nag-commute lang, wala naman tayong sasakyan. O may sasakyan lang tayo, o para natin sa iba, lumang modelo na, no? Yung sa iba. Kaya minsan tayo sa imperyo tayo, sa tingin natin, hindi tayo makapag-share ng gospel. Kasi sasabihin natin, pag-share ko yun, mas blessed pa sa akin yun. No? Ang kailangan po talaga, we have the mindset na we are rich. Mayaman tayo sa Panginoon. At kailangan i-share natin itong kayamanan na ito. No matter what, ang taong si-share natin, mas mataas sa atin o mas ma-influensya sa atin, mas pinagpala po tayo. Yan po yung sinasabi niya. Kaya lang, sabi po rito, every spiritual blessing ang meron tayo. Hindi yun yung sinasabi material blessing, spiritual. No? Ano po yun? Natalakay na natin yun. We are chosen. We have been predestined. No? We have been made acceptable in the Lord. O, sabi po ng kanta sa kanina, pagharap natin sa Panginoon, hindi sarili natin righteousness ang ipipresent natin, kundi righteousness ng Panginoon. Kaya po, yung righteousness ng Panginoon na tinanggap natin nung tayo'y manalig sa Diyos, sapat na po yun. Sinasabi ng iba, kailangan dagdagan nyo ng works. Pag dinagdagan mo ng works, yung faith para maligtas ka, nagiging cheap. Yun po yung cheap grace. Kasi yung grace, gusto pang dagdagan ng kung ano-ano. Sa atin po yung grace, once na tumanggap ka sa Panginoon, nasa iyo na yung grace, you are acceptable in the sight of God. Kasi ang righteousness na nasa iyo, righteousness ng Panginoon Jesus. Kompleto na po yun, wala nang dapat dagdagan, and your life will begin to celebrate because you are made acceptable, you are blessed, you are highly favored. Yun po yung sinasabi niya dito, no? And following. No? Ilang beses po ninyo naiisip pa kayo yung kawawa at mahirap. Kaya minsan talaga, kailangan talaga natin pakainin ang sarili natin ng salita ng Diyos. No? Kaya po minsan napakahirap mag-share ng gospel kasi tinitingnan natin yung sitwasyon natin sa material level o sa posisyon natin sa isang kumpanya. Hindi natin ma-share yung mas mataas na posisyon dahil mababa lang tayo. Pero sa Panginoon, we are chosen, we are predestined, we are made acceptable. And yung ating Panginoon, siya ang may hawak ng lahat ng bagay. He is sovereign. At tayo naman ay talagang nasa katawan ni Kristo. We are part of the body of Christ. So, ito po ang prayer ni Apostle Pablo, verse 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance
in the sense. Prayer po niya na mabuksan ang mga mata natin. No? At parang napakayaman natin sa espiritual. No? Gusto niya buksan ang ating mga mata para po makita natin na ito, lahat ng ito is because of the Lord Jesus Christ. At ang actually, ang mystery ng will ng Panginoon is for the Lord to unite all things under the Lordship of Jesus Christ. Ano ho? So, mamaya po, isa-isahin po natin yun. So, ang prayer po niya, ito, mga Ephesians at mga taga-WTBS, yun ang prayer, na mabuksan yung mga mata natin. No, no, chosen tayo at may inheritance tayo, naka-predestined na tayo. May hope tayo, yung calling natin na maging heirs and adopted sons and forgiven and redeemed. Yung hope po is certainty. Sure na yung dahil, garantisado na yun. Kasi ang hope ngayon, parang hope so, hope na. No? Di ba pagka inimita ka at sinabi o Pilipino ka, pupunta ka ba? I hope so. Ah, Diyos ko rado yun. Pag sinabi, I hope so. Pero sa Bible, pag sinabi, hope, certain yan. Sure yan, 100% po yan. But God being rich in mercy because of His great love in which He loved us, so that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus our Lord. Panay rich na po yun, you know? Rich in mercy, the surpassing riches of His grace in kindness towards us. Tanda kong mga ano ito, yung mga terms na ginamit dyan, ano po lahat? Matitindi, no? Talagang verse 7 po yan. Napakayaman po ng Diyos. Ibinigay po niya lahat sa atin yan. Spiritually, yung kayamanan niya, atin na po ngayon. No, yung grace ng Panginoon. Yung mapatawad tayo. Actually, nung pinatawad tayo ng Panginoon, nirestore din po niya yung kanyang favor sa atin. Minsan kasi, pwede ka magpatawad ng tao, pero yung favor mo sa kanya, hindi mo i-restore. Yung tiwala mo, hindi mo i-restore. Basta pinatawad lang kita, pero huwag na tayong, wala na tayong relationship. Basta tabla-tabla na lang tayo. Pero ang Diyos, kung pinatawad niya tayo, ni-restore niya tayo to a place of blessing. It is restorative forgiveness. No? Unfathomable po ang riches ng Panginoon na ibinigay po niya sa atin. Puspos na ho tayo. No? Kaya, pagpaniwalaan po natin ito, talagang mabindi, no? Ito po, but He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. Yung kapangyarihan sa kalooban mo, mayamang ka. Yung riches ng glory niya nasa atin. Ano? So verse 4, balik po tayo, no? So verse 3, andun po yung blessed with all spiritual blessing. At tunay nga, tinignan natin yung buong Ephesians, sumusuporta ka. Talagang puspos tayo ng kayamanan ng spiritual. At dito po, iniisa-isa po natin, ano? Una po, naging chosen tayo, no? To be holy and without blame. Ngayon po ay election na din. Ay, di ba election? Pero may naririnig na mga nangampanya, no? May parang may naririnig na akong mga kampanya. So He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. So dito po, makita natin ang sovereignty ng Panginoon. Sa book of Acts, pinakita din po ito ni Apostol Pablo, no? Nung sila po'y na-shipwreck, may nagpakita ng anghel kay Apostol Pablo kasi nandidiscourage siya. At sabi ng anghel, huwag kang mag-worry. Walang mamamatay dyan. Walang mapapahamak dyan sa inyo. Walang mapahamak sa inyo. I exhort you, ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa kapitan ng barko, I exhort you to be good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you but of the ship. So sabi ni Apostol Pablo sa kapitan, walang mamamatay sa atin. Yung ship lulubog, pero walang mamatay sa atin.
For there stood by me this night at the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, Fear not, Paul, thou must be bought before sin starts. So sabi niya, Paul, huwag ka mag-alala. Walang mapapahamak dyan. At makakarating ka doon sa hearing kay Caesar. Ang kalooban ko sa iyo na ma-present mo ang gospel kay Caesar, mangyayari. No? Ganun po katindi si Paul eh. Nagpakulong si Paul para ma-share niya yung emperor, yung pinakamataas. Kasi, ang pinaglilingkuran na King of Kings and Lords of Lords, ay yung emperor, ganito lang naman eh, yung boss ni Paul. Mataas sa lahat, kaya sabi niya, targeting ko itong pinaka-emperor, magpapakulong ako. Kasi kinasuhan siya. Sabi nga nung abogado ng kabila, kung ito si Apostol Pablo, eh, ayusin lang niya yung ano, mapapawalang sala na ito. Sabi ng Apostol Pablo, hindi yun ang ano ko, gusto kong patunayan, kahit sa emperador ng Roma, na si Kristo ang Panginoon at siya ay nabuhay na maguli kasi kinakasuhan siya ng mga Hudyo na siya ay nagtuturo ng mali, no? Against the law of Moses and the temple. So, nanindigan po siya. No? At doon, nakita natin yung tapang niya. No? No, kahit makulog siya, kahit na anong gawin sa kanya, sabi niya, kailangan makarating ako kay Caesar, magpapatotoo ako. So, sabi ng angel, mangyayari yun po, huwag ka mag-alala. And Lord, God had given thee all them that sail with thee. Ayan. So sabi niya, lahat ng kasama ko, walang mapahamak. Ayan. So yun po yung foreknowledge ng Diyos. Andun din ang kanyang sovereign plan. Walang mamatay sa kanila. Okay. Kaya lang, habang nagpapahingat, nagtutulog, alam, may nakita si Paul. Naramdaman niya, kumuha sila ng maliit na bangka at tatakas sila yung ibang mga crew. Iiwanan po yung iba, no? So sabi, but a little while afterwards, Paul noticed something going on among the sailors. They were fitting out a boat and were preparing to launch it into the sea. Putting some provisions into it and getting ready to cut away and leave the ship. Mag-pull away na sila, no? And Paul said to the captain, except this abide in the ship, ye cannot be saved. Kung itong mga crew na to, hindi mananatili sa ship, mamatay lahat siya. Pero pinangako na ng Diyos, ha? Lahat kayo walang mamamatay. Pero kailangan nandiyan kayo sa ship. Pag umalis kayo sa ship, mamatay kayo. So sabi niya, ipod, bitwi natin nga niya. Ando ng pornalis ng Diyos, ando ng sovereign plan ng Diyos, pero ang tao, kailangan subunod doon sa gusto ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos? Manalig ang tao kay Jesus. No? So, mahalaga talaga na manalig tayo sa Panginoon Jesus. Ayan. So, yun ang side ng Panginoon, abay din the sheep, walang mapahama. Pero ang responsibility ng tao, huwag kang umalis dyan sa sheep. Yun po ang responsibility ng tao. No? So, balansiho. May responsibility ang Diyos, may responsibility ang tao. No? So, yun po. Kailangan magbilib tayo. So, ito po. Tingnan natin kasi ngayon ay election na eh. No? May mga nangangampanya na. Una, ano po ang kampanya ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos? This is good and pleases God our Savior who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. So ano po ang boto ng Diyos? Lahat ng tao, maligtas, tama? Who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Lahat ng tao, maligtas. Yan ang boto ng Diyos. Kaya lang, ang boto naman ng Diablo, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ayun ang boto ng Diablo. Ang gusto ng Diablo, lahat magpunta ng impyerno. Ang boto ng Diyos, lahat maligtas. Eh, kaninong boto pa ang naiiwan? Boto natin. Saan ka ba boboto? Sa Diyos o sa kapahamakan? Nasabi ng Panginoon, hindi ka pwede, meron, ano mong tatawag ko sa mga hindi mo boboto? yung mga hindi mo boboto, sabi ng Panginoon, if you are not with me, you are against me.
Hindi ka pwede maging neutral. Pag naging neutral ka, doon ka punta sa gusto ng Diablo. Kailangan mag-decide ka, ang boto ko sa Diyos. Mananalig ako sa Panginoon. Yun ang tiebreaker. Kasi ang gusto ng Ama, lahat tayo maligtas. Ang gusto ng Diablo, lahat tayo mapahama. O kaninong boto pa? Ikaw. Pag bumoto ka, sa Diyos gusto ko, panalo ka. Sa Diyos ka. Yung boto mo hinihintay. Tama ho? So yung isang boto mo, yun ang magliligtas ng buhay mo. Yun yung faith. No, yun po ang pagbabalansi ng human sovereignty, man's responsibility, and yung gusto po ni Satan. The thief comes only to steal and kill. Gusto ng Diablo papunta sa Saint-Pierre. Kasi si Adan at si Eva, yun ang gusto niya. Kaya, yun po ang mangyari. So, ang angels, meron po silang free will. Ano ho? At ang tao, binigyan din ang free will. Ba't niya binigyan pa? Huwag na lang sana bigyan. Para walang kasalanan. Tama po. Kaya nang ang gusto po ng Diyos na anghel at ang mga tao maglingkod sa Kanya ng buong puso. Kasi kung ang anghel at tao, wala po silang free will na magkasala at hindi sumunod sa Diyos. Ibig sabihin, wala din silang free will na mag-worship. Wala silang free will na mag-serve. Maging robot sila. Kaya binigyan po ng Panginoon para tayo po, pag nag-worship tayo sa Diyos, it's all of our heart. Ang essence ng worship actually, ang tao voluntarily. Na, of course, ang Diyos, lagi ko ni Kiyos niya for us to worship. Pero, may free will kasi tayo eh. Kaya, magde-decision tayo na mag-worship. Yun yung power of choice natin. Yun yung boto natin. Kasi, mas madali eh. Mas complicated yun eh. Tayo kung tao, tayo natin gumawa ng robot eh. Oh, marami na kung gumagawa ng robot eh. Pero ang tao, hindi siya pwedeng gumawa ng robot na may free will. Yun po ang ano eh, yun po ang kahama-hama ang Diyos talaga. No? Kaya yan ano eh, nagkaganyan. Kasi gusto ng Diyos iparealize sa lahat na pag sumunod ka sa Kanya, pag nag-worship ka sa Kanya, mapapabuti ka. No, ang Diablo, makita po natin, dahil sa sumuway siya, ano eh, mapapabuti ba siya? Hindi. Nasa judgment po siya. Kasi ayaw mo sa Diyos, sige, sabi ng Diyos, ayaw mo sa akin, gawa lang pa ng impyerno. Para wala nga, rejected ka na. So, ang mga tao, kung ayaw sa Diyos, punta mo talaga sa impyerno. Eh, sabi ng Diyos, nung buhay ka, ayaw mo sa akin. Ayaw mo mag-worship sa akin. So, para saan pa? Kung ayaw mo sa akin, doon ka sa lugar na mahiwalay ka sa akin ng walang hanggan. Ayaw mo rin lang sa akin. Pagbigyan kita. Kaya po ang tao, pag tumitigas na rin ang puso sa Diyos, katulad ng Pero, pinatitigas lalo ng Diyos. Judgment po yun. Kaya sabi ng Panginoon, once na marinig mo ako, huwag kang magmatigas. Kasi pag nagmatigas ka, this day is the day of salvation. Binigyan ka ng chance na mag-design. Pero once na nag-design ka na hindi, ang Diyos mismo patigasin ang puso para makondem ka. Ganun po ang Diyos eh. Sovereign siya. Pero binigyan ka na ng choice. Yun po ang napaganda sa Panginoon. Na pag nag-worship tayo, andun yung freedom, andun yung free will na mag-worship tayo. No? Meron po kasi, ano yun, no? kaisipan na walang free will ang tao. Pag walang free will ang tao, wala akong saysay ang worship. Ang mga angels, pag walang free will, wala akong saysay. Ma-enjoy mo ba yun? Kung ikaw po, nagkaroon ka ng husband and wife, pero yung wife mo parang robot. Wala siyang, parang lahat ng sabi mo, parang hindi na ganun kaganda, no? Kaya nga ang husband and wife,
Kaya lalong gumaganda ang pagsasama nila kasi minsan nagdi-disagreement. May viewpoint na ganito. No? So nakikita mo, wow, ang ganda pala. Kasi hindi mo rin mag-feel na lagga kung lahat ng sabihin mo sunod siya. No? Parang ano, wala siyang uniqueness. No? Yun ang kagandaan po mga kapatid. Kaya ang Diyos kahanga-hanga, hindi niya tayo mag-pray. Hindi tayo ginawang robot. No, talagang ano. Kasi kung ako, sabihin natin, ginawa akong robot ng Diyos at siya may perfect na control sa akin at wala akong free will, siguro mas mabuti akong tao. May free will ako kaya ano eh. Hindi perfect ang buhay ko kasi minsan mali ang decision ko eh. Pero ito yung tuloy niya ako para sa susunod, in my own free will, mamahalin ko siya ng buong puso ko. Kasi yun ang greatest commandment, love God with all your heart, mind, soul, and strength. Lahat po yun is may kasamang free will. Hindi mo magagawa yun ng walang free will. Ano ho? Kaya ano ho? Ako gusto ko ng free will. Gusto ko freely sumasamba ako sa Diyos. Talagang nalulugod ng Diyos. Yun po ang pinaka-essence ng creation. Ganun po katindi ang Diyos. Nag-create siya ng tao na may free will. No, yung sovereign will po niya, kasama yung free will ng tao. Pero hindi po siya directly ang cause. Halimbawa, nag-terrorism. Yung mga Taliban na nag-re-rape ng mga kababaihan. Will pa ba ng Diyos yun? Hindi will ng Diyos yun. Will ng Taliban yun. May free will yun eh. No, hindi natin pwede sisihin ng Diyos sa mga ginagawa nilang terrorism. Pero ang Diyos may pagpayan. Ibig sabihin, kasi nandun na ang freedom ng tao, in a sense, hindi naman mangyayari kung hindi niya payagan. Pero ang direct cause po nun, yung tao, yung diablo, ang Diyos hindi po. Hindi po siya ang cause ng kasalanan. Kaya ang ganda po na pag-aaralan po natin ng malali, mas hahanga po tayo sa Diyos. Ano? At hindi po namin siya masasabing source ng evil. No? So, ganun po. Yun ang tingin po natin. So, tingnan po natin na yun. Verse 7, dito po tayo nagtapos last time. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. No, para magawa po yung gusto ng Diyos na chosen tayo, na ma-predestine tayo, may plano siya. No, yun yung anak niya magbayad sa ating mga kasalanan. No, yun po. Kasi ang tindi ng ginawa natin na kasalanan. At yun po yung redemption, pinakawalan tayo doon sa ating mga kasalanan. Tinubos po tayo, pinatawag tayo sa ating mga kasalanan. According to the riches of His grace. Grace po lahat yun, ano mo. Meron po si Queen Elizabeth, may nag-attend po na mag-assassinate sa kanya. Nagtago po sa aparador. Ayan, ang hindi alam ng assassin na ang Queen, bago yung matulog, papacheck muna niya sa mga alaga niya. Eh, na-check na yung babae nandun, may dalagalang panaksa. So, sabi ng babae, hindi na siya makatapas. So, lumuhod siya, humingi ng tawad sa Queen. Sabi niya, Queen, patawarin mo na ako by your grace. Sabi ng Queen, paano mo pasigurado na hindi mo ako saksakin ulit? Kayo po. Paano? Nagpatawad kayo sa isang tao. Paano niyo malaman na hindi niya ulitin? Kaya minsan, hindi rin magpatawad. Ay, baka ulitin mo ulit eh. Sa akin. Sabi ng babae, ang asasin, Queen, kaya nga po, ang hinihingi ko ay biyaya. Yung undeserved ko po. Sabi ng Queen. Kasi sabi niya, pag-grace, ito ang sinabi niya, if I show you grace, what promise will you make for the future? The woman looked up and said, grace that had condition, grace that is fettered by precaution, is no grace at all. Pag ang grace may condition, di grace yun. Kasi may condition siya. Kaya nga, hindi nang sabi sa Romans.
Kaya nga, ating kaligtasan, grace lang, hindi ko works. Kasi pag ang grace, inalungan mo ng works, hindi na grace yun. Kung may condition yun. So sabi niya, kaya nga grace. Kasi hindi sa akin magmula, sabi nung babae. Sa'yo dahil ikaw yung mapagbiyaya. So naintindihan ng queen yun. So sabi niya, out of my grace, pinapatawad kita. Nag-take siya ng grace. Hindi niya kinasuhan yung babae. Pero ang nangyari, yung babae na mag-aasasin sa kanya sana, yun ang pinaka-devoted servant ng queen. Kasi na-experience niya yung grace ng queen. Ganon din po tayo, nung pinatawad tayo ng Diyos, walang condition yun. It is out of His goodness. Hindi niya sabi, pag nagkulakbon ka, bawihin ko sa inyo yung binigay kong grace. Hindi ko yung pinabawi. Promise is a promise. Pero nasa atin, kung talaga natanggap mo yung grace ng Panginoon, talaga, ano yung makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya paglilipuran mo talaga siya. Kasi undeserving ka na in the first place, pero inilagay ka niya sa posisyon na matatanggapan blessing niya. I-restore ka niya. Kaya ma-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos. Talagang pinatawad ka sa biyaya ng Diyos. Kaya napaka-powerful po ng biyaya ng Diyos. Kaya hindi mo natin ginagawang cheap. Ang grace pag pinaluan mo, cheap na yan. Ang grace na walang halo, pure talaga. Yun po yung free grace. Yun po talaga yung grace. Walang condition. Na yun po, makita natin, we are so much blessed. Pinatawad tayo ng walang condition, kailangan lang manali ka sa Panginoon. Kasi ang posisyon mo na kay Kristo ka na. Kaya pagpapalain ka na ng Panginoon. Kaya ano po, talagang ano yan, yung pupurihin mo na gusto ang Diyos sa kanyang biyaya. Yan, ang grace na may condition, hindi talaga grace yun. Kaya ang Diyos, nag-take siya ng grace para sa atin, para patawarin na tayo. Kasi after mong mapatawad, minsan kakagawa ka pa rin na kasalanan, pero yung blood niya laging nandyan. 1 John 1:7, if we confess our sins, He is faithful and just, and He cleanses, His blood cleanses us again and again. So yung forgiveness niya, talagang laging nandyan. Di ba parang nakakahiya naman at sana lang? Kasi laging ang patatawarin. Eh, sa iba, iba naman ang take nila. Eh, tayo sa pinapatawad ako, gawa lang ang nagawa ng kasalanan. Parang hindi naka-appreciate. Parang wala akong ganun, no? Wala yung tinatawag natin mga Pilipinong utang na loob. No, kasi pinatawad ka na. Dapat umayos ka na. Kaya nga sabi niya, you have been bought with the precious blood of the Lord. Huwag ka nang bumalik ko. Nasa mabuti ka ng sitwasyon. No? So, ito po yung mystery na sinasabi na yung body ng Panginoon is made up of Jew and Gentiles. Yun po yung church. Sa Old Testament, wala po yun. Ang meron lang Israel. Ang Gentile, kailangan mag-convert sa Israel. Pero dito po, sa mystery, dahil si Jesus, ang ulo ng Iglesia, this is a conglomeration of all types of people, open na. No, yun po ang biyaya ng Diyos. Isang katawan na lang. So yun po ang mystery, the union between Christ and the Church. Lagi po yan binabangkit sa kasal. Sino ba yung pinaka tinasal natin ng kailan na? Alam nila ito, mystery. Yung pagsasama ng husband and wife, yung pagiging isa, it is a mystery. No? So makikita po natin, number one, meron po siyang provision of revelation. No? So tingnan po natin ito. Aside sa grace, napakaganda na po ng forgiveness, redemption, hindi lang mo yung nabinigay sa atin, may provision of revelation. According to the riches of His grace, verse 7, in which He made us abound towards us in all wisdom and prudence. No? He made to abound towards us. Ito pong grace na ito,
na nagbigay sa atin ng redemption, nagbigay ng forgiveness, part din po ng grace na ito na pinasagana niya sa atin ay wisdom and prudence. Na maunawaan po natin lagi itong forgiveness na ito. Binigyan pa tayo ng wisdom na ma-appreciate po yung grace na yun. Kasi ayaw ng Diyos masayang yung grace niya. Gusto niya ipaunawa sa ating kalaliman at kalawakan ng grace ng Panginoon through wisdom and understanding. So, punta tayo ngayon. Kasi para ko maintindihan yung mystery of His will, kailangan mo ng wisdom and understanding. At sa biyaya ng Diyos na sumagana sa atin, na ginamit niya for us to be forgiven and redeemed, the same grace na sumagana doon para mapatawad tayo, ibinigay din niya sa atin in all wisdom and prudence. No? So, the grace which provided redemption, God lavish on all believers. Sabi po ni Apostol Paulo, towards us, hindi lang po mga elitista, hindi lang po mga matatalinong Christian ang binigyan. Tayong lahat po ng mga Christian, meron po nito wisdom and prudence na maunawaan po una yung forgiveness ng Diyos sa atin. Na talagang pinatawag na tayo, napalaya na tayo doon. So we have a new direction in life. Na kung magkasala man tayo ngayon, pinapatawad uli na tayo. At wala po tayong kasalanan na hindi po lalagpas sa grace ng Panginoon. Ang grace ng Panginoon is always greater than our sins. Talagang ang tindi ko ng blessing, ng forgiveness and redemption. Talagang lavish. Yung pong word na abound and lavish. Sa Tagalog pa lang, yung lavish, lavish na pagmamahal. Kasi sobra-sobra. Tagalogin na natin yung lavish. Yun pa rin ang meaning, no? Talagang overflowing ang binigay niyang grace sa atin. Ayan, no? The verb lavish is always indicative, which is overabundance of grace. No? Pag sinabi always indicative, natapos na, ibinigay na sa atin. No? Oris, it happens once for all. Yun po yung oris indicative. Yung indicative, it means truth. Absolutely, bigay po niya sa atin. Overabundance of grace ang ibinigay po niya. Di ba? Noong una, riches of His grace, according to the riches of His grace, ngayon naman, lavish. No? Talagang overwhelming talaga ang grace ng Panginoon. Atindin yung grace ng Panginoon sa atin. At yung grace na yan, ay nakaugnay sa wisdom and prudence. Kasi yung mga nag-aaral ng Greek dyan, yung grace kasi feminine. At yung wisdom and prudence, feminine. Kaya, doon siya bumabanggit. Yung grace na yun, is bumabanggit din sa all wisdom and prudence. The grace that brought freedom is revealed to us in every wisdom and understanding. Nire-reveal din po sa atin para maintindihan po natin ito. No, wisdom is the insight into the true nature of God's revelation. Ito po yung nauunawaan natin yung revelation ng Diyos. No, dati po, ang tawag natin dito, grace apparatus for conception. Na ito po yung hindi naka depende sa katalinungan ng isang tao. Hindi yung nakadepende sa edukasyon ng isang tao. Kahit isang simple manan ng palataya, maintindihan po itong wisdom na ito ng Diyos na pinatawag na tayo. No, yun nga po yung sinasabi ko sa blood of Christ. Kaya po may blood of Christ para kalino maintindihan natin ang nililinis lang tayo ng Panginoon. No, yung blood ng Panginoon is infinite value. Sabi ng iba, ang blood ng Panginoon, limited lang sa mga maniligtas na. Hindi ko, ang blood ng Panginoon, infinite value yan. Kaya lahat ko cover, ang limited atonement po yan. Kaya lang, i-epekto lang mo yan sa mga sasampalataya. Doon mo, sila mo ang talagang makakasagap ng grace na yun. Of course, ang forgiveness,
talagang yung kahit sumalita, grace po ng Panginoon sa lahat. No? So, insight is yung maintindihan mo yung revelation ng Panginoon. No? Understanding, ginamit din po ito, ang understanding is more of application. No? Baliktad din, no? Sa Old Testament, akala ng iba yung wisdom, ayun yung application. Yung wisdom, yun po yung insight, yun po yung pakita mo yung truth. Maintindihan mo yung truth. Yung understanding, mai-apply mo yung truth sa iyong buhay. Sa relevance niya, sa buhay mo ngayon, yung grace na pinatawag ka ng Panginoon, yung grace na labis-labis na ibinigay sa atin, gusto ng Panginoon, maintindihan natin. Ma-appreciate natin. No? So, sabi po sa Proverbs 3:13, blessed is the one who has found wisdom and the one who obtains understanding. Blessed talaga pag naiintindihan mo ang biyaya ng Diyos at maia-apply mo ang biyaya ng Diyos. How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver? Eh, mas maganda para po itong wisdom na ito kaysa sa yumaman ka. Eh, Pastor, tas yun na kami dito sa pagyaman. Kaya dito kami focus eh. Hindi, sabi niya, ang wisdom mas matindi pa sa gold. At ang insight, mas mahalaga pa sa silver. Eh, tingnan niyo naman si Solomon, humingi ng wisdom. Lahat dinagdag sa kanya. Ano? Ayan, so halos synonymous yan. Kaya lang, yung isa is more on insight, yung isa is application on a practical way. So, dahil na po Holy Spirit na sa atin, ayun po, naintindihan natin ang kalooban ng Panginoon sa atin. At sabi po sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. So, naintindihan ni Paul ang layo ng kanyang buhay. Dahil sa tindi ng biyaya na natanggap niya, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Si Jesus na ang focus ng buhay mo ngayon. Siya ang Panginoon ko. Mabubuhay ako kay Jesus at mamamatay ako na may gain. Yun po. No? So, napakaganda po nito, no? Talagang isang blessing na masasabi po natin yung wisdom na yun, na naiintindihan po natin ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Hindi po excuse dahil ang Holy Spirit at salita ng Diyos na sa atin, hindi po yun automatic. Kaya nga po meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos para maintindihan mo natin yung wisdom na ito. Of course, itong wisdom na ito nireveal na sa mga apostol at sa mga propeta. Pero kailangan natin pag-aaralan. No? Para ma-appreciate natin, ano ba itong mystery ng will ng Panginoon? Now, sabi po, for he who has known the mind of the Lord, that He will instruct Him, but we have the mind of Christ. Nasa atin na ang mind ng Panginoon. Kasi sumasa atin siya, ang Holy Spirit nasa atin. Kaya po, may apply mo yan sa buhay mo. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos, at sa isang sitwasyon, sabi nga po, if you lack wisdom, ask God, and He will give you wisdom. James 1:5 po. Sa ating mga parents, yung wisdom na yun, ibinibigay sa atin para maintindihan natin paano magpatay ng bata na Christ-like, na katulad ng Panginoong Jesus. No? Sa lahat ng practical na aspeto ng buhay, yung decision mo, pag may wisdom ka, nakaugnay lagi sa wisdom ng Panginoong Diyos na talagang ibinuhos niya sa ating lahat. No? Kaya hindi ito automatic. Kaya na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagpipray po tayo para makalatag tayo sa ways ng ating Panginoon. No? Hindi na sabi sa Proverbs, no? Tell us, we must seek for wisdom as silver and search for her as hidden treasure. Hindi po ito automatic. If anyone of you lacks wisdom, let him ask God. James 1:5. At ito pong James, in the midst of difficult situations na katulad natin, humingi ka ng wisdom sa Diyos, binigyan ka niya. Pero kailangan magbasa ka ng salita ng Diyos. Kasi yun ang gagamitin niya na gabay mo. No? Pero dito po,
titingnan po natin yung specific. Ano ba yung wisdom na yan, Pastor? No? So, ito rin po ang wisdom na ito, no? There is not one single thing I can do in my life to change that. I may mess up, you may never love me again, but I know God will love me. Kasi kahit magkamali ka, tatanggapin ka ng Diyos. Yun yung wisdom na yun. No, na yung forgiveness niya laging open para sa iyo. Gusto niya mag-start ka ulit. Pag nadapa ka, bangun ka ulit. Sumunod ka sa kanyang kalooban at pagkatawarin ka niya. Yun yung wisdom na gusto maintindihan ng Diyos. Ganun din po sa atin, ano, na andun din ang i-extend din natin yung kapatawaran sa isang taong repentant, sa isang taong nagsusunikap, na ayusin ang kanyang buhay, no, sa taong, ganun din sa husband and wife. Hindi mo ba yung wisdom na yan na makapagpatawad tayo? Kasi pinatawad na tayo. Na ano man mangyari, talagang i-extend po natin yan kasi love tayo ng Panginoon at i-extend natin yung love na yan sa iba. At ito rin po, no? I know where to run when I've done things wrong. A man is rich when he knows what to do when he fails. Pag nagkakamali tayo, kaya po meron mga iba, especially at believers, pag nagkamali na yung buhay naging komplikado, minsan nagpapakamatay. Lack of wisdom. No? Yung makagawa siya ng mali, parang hindi na maaayos. Parang sumuko na sa buhay, hindi ho wisdom na ng Diyos. Ang sinasabi lagi ng Diyos na wisdom sa laging may pag-asa pa, nothing can separate us from the love of God. Yun po yung wisdom eh. No? Yun po yung hope of calling na meron tayo. Na alam na, we are destined to be sons of God, adopted, to be heirs. Yun yung wisdom na gusto kong ipanakit dama sa atin ng Panginoon Diyos. No? So, talagang matindi po ito, no? So, yung grace po ng Panginoon na binigay niya para sa redemption natin, ibinibigay din po niya sa atin through wisdom and knowledge. No? Talagang yung wisdom na yan, kailangan po natin to live wisely. No? Yung being chosen, being predestined, being accepted, being redeemed and forgiven. Yung wisdom na yan, ibinibigay niya sa atin para maging overcomers po tayo, more than conquerors. Na may magkamali ka man, makabangon ka ulit, at hindi ka mawalan ng pag-asa sa buhay. Lagi may purpose sa iyo ang Diyos. Yun yung wisdom na kailangan po natin itong pandemic na ito. No? At tatayo tayo dahil alam natin ang Diyos nilalunin sa buhay po natin. No? So, may freedom po tayo, no, na kinalagan niya po tayo sa bondage of sin. May freedom na po tayo to serve God, not only ourselves. Yun po yung beginning point natin. So, pangalawa, may process po siya para maintindihan natin yung revelation na yan. Verse 9. Sabi po sa verse 9, having made known to us the mystery of His will according to His good pleasure which He purposed in Himself. No? So, una po, yung lavish na wisdom and knowledge, ibinigay po niya sa atin. No? Sabi po dito, para maintindihan natin yung revelation ng mystery ng will ng Panginoon. No? So, ayan, tingnan po natin ito na gusto. No? Yung lahat ng wisdom, lahat ng knowledge na binigay niya noong una, na produkto ng kanyang grace, gagamitin po natin para maunawaan natin yung mystery ng will ng Panginoon. Ayan, ano ba yung mystery, Pastor? Pagyan po, titignan natin. At kasi yung mystery daw na yan is according to His good pleasure. Natutuwa ang Diyos na itipin sa atin itong mystery na ito. No? So, pangunahan ko na po kayo, no? Yung mystery na yan ay yung lordship ng Panginoon. Na lahat ng bagay, i-unite ng Panginoon under the lordship of Jesus Christ. Doon po sa dispensation na nais niya. Doon sa time na gusto po ng Panginoon. At pangunahan po na kayo rin ay millennial kingdom. Na mag-rule po ang Panginoon. At last time, tinignan din po natin yung thousand generation. No?
fullness of time. Katapos-tapusan ng paghahari ng Panginoong Jesus. Ngayon, hindi pa natin makita ang paghahari ng Panginoon. Yung terrorism, yung pandemic. Masabihin natin, naghahari na ba ang Panginoon? Of course, lahat ng bagay is under His control. Pero yung direct na paghahari niya, di ba natin makita eh? Dahil ang dami mong sabong-saring pagre-rebelde sa kalooban ng Diyos, sa perfect will ng Panginoon. Kaya hindi pa ko natin makita talaga. Pero nang umupusan sa kanyang trono, nag-ascend siya sa langit, actually natalo na po niya ang Diablo. Kaya may kalayaan na tayo. Nag-rule na siya sa puso natin na mga mananampalataya. Pero sa mga hindi mananampalataya, patuloy po ang pagka-against nila sa kalooban ng Diyos. No? So ito ang gusto niya, mananampalataya natin. Yung mystery of His will, no? So, ganito kasi, gustong ipakita ng Diyos na sa bandang muli, si Jesus ang maghahari sa lahat. Yun po yung mystery of His will. Na mayu-unite lahat ng bagay sa Lordship ng Panginoon Jesus. Kaya, napakahalaga po no? Yung mystery ng will na yun. Kasi, kung siya ang magwawagin sa bandang muli, ang gagawin natin ngayon? Di ba mas maganda sumunod tayo sa kalooban niya? Di ba mas maganda doon tayo sa panalo? Kumbaga o sa putungan. Maganda. Ano rin, no? Kaya minsan nakakalito rin yung putungan. Ano? Pag nag-release na ng sorte, ito panalo. Parang pustahan. Ano? Draw mo na na. Buto natin ito kahit sino ito. Kasi doon sa sorte, siya na naman. Sa makamundong ano po yan ito. Ngayon o, sabihin natin, ilan ang bumoto sa Panginoon Jesus? Baka nasa dulos eh. Wala, hindi yun siya sikat eh. No? Pero sabi, kahit nasa dulos siya, sa bandang ulit siya mamumuna. So kanina pa, sino ang susundin mo? Sino ang paglilingkuran mo? Kanino ka magpapasako? Yun po yung mystery. No? Yung manner of God na binisto niya yung grace sa atin is yung po revelation, no? Having been known, no? Yung po yung action, no? Yung po pagbibigay niya, pag-abound ng wisdom sa atin, ay mangyayari po sa pamamagitan ng revelation na yan, having been known, no? So, yan po. At ang kanya po i-reveal yung mystery ng will niya, no? Yun po yung mystery. Ibig sabihin, katotohanan na yun doon pa man. Nasa plano na ng Diyos, pero wala may alam sa Old Testament. Ang church law sa Old Testament. No, ang Panginoon Jesus, nandun siya sa Old Testament, pero hindi makita ng malinaw ng mga Israelita. Na pati tayo, kasama doon sa paghahari ng Diyos. At actually, madidisqualify muna sila for a time. No, tulad na yun. Wala ko ang Israel eh. No, kasi nag-reject sila sa Panginoon. Kaya nasa mga Gentiles ang gospel. So, yan. Ang standard ng revelation is according to His good pleasure. Yung mystery of His will, yung po paghahari ng Panginoon Jesus, yung Lordship ng Panginoon Jesus ay kasiyasiya sa Ama. Yung i-reveal niya sa atin ito na mag-rule ang Panginoon, nasisiyahan siya. No? At talagang nagagalak siya na i-reveal lahat ito sa atin. Parang ganun din po yung pagbibigay niya ng grace sa atin. Talagang it is to the joy of God. No? Kaya ang Diyos, hindi ko siya para. Hindi ko siya. Hindi ko siya conditional. Pag magbigay siya todo-todo. No? Talagang natutuwa siya na i-reveal po ito. At si Kristo po ang basis at goal ng mystery na ito. Nakasentro lahat sa Panginoon Jesus. Ano po? Ang purpose ng Revelation, verse 10, ayan, sabi po, having made known to us the mystery of His will, that in the dispensation of the fullness of time. Ano? So, ito lang pong mystery na ito mangyayari sa dispensation of the fullness of time. Sabi ko nga kanina, yan po yung millennial kingdom. Yan po yung thousand generation na mag-rule ang Panginoon. Yung mystery na yun na ang Panginoon Jesus ay mag-rule, doon
mangyayari? No? So wala pa po tayo doon. Future pa po yun. So ipinapakita sa atin, eto ang roro ng Panginoon. Ano gagawin mo ngayon? Nasiyahan siya, pinipili ko sa atin. No? Anong response po natin? Yung season 4 weeks na mangyayari po yung purpose ng Panginoon ay doon po sa dispensation na sinasabi po niya sa atin. At ang purpose is to unite all things under Christ. Yan po ang pinaka-mystery ng will. Lahat ng bagay, simula pa ng Genesis hanggang Revelation, ang pinaka-purpose is Lordship of Jesus Christ. No? Kaya lang sa Old Testament, parang hindi pa makita ng gusto. Eh. No? Kaya ito ay parang mystery. Kasi ang Panginoong Isus, siya po yung angel of the Lord eh, sa Old Testament. Wala pang malinaw na Revelation. Pero sa New Testament, unlinaw na. So sinasabi, lahat ng bagay mayu-unite sa Panginoong Isus. Kasi ngayon, meron ng disharmony. Kaya kung may terrorism, may naglalaban-laban. Bakit kung may pandemic, may paglalaban po ang creation ng Diyos eh, at saka ang tao. Nagkaroon ng disharmony, hindi na maganda. Nagkaroon na ng komplikasyon. Pero sabi ng Panginoon, pinirestore niya lahat under the Lordship of Jesus Christ. Yun po ang mystery ng will ng Panginoon. That in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. No? Doon po sa dispensation ng fullness of times, doon sa millennial kingdom, doon po sa paghahari ng Panginoon Jesus, lahat igagather niya lahat ng bagay, lahat ng kapamahalaan. Ang diablo itatapon doon sa bottomless pit at maghahari po ang Panginoon. Of course, meron pang rebellion doon sa bandang dulo. Pero itatapon din sila sa impyerno. Pagkatapos doon, yung thousand generation, magrurul ang Panginoon. Perfect worship. Talagang siya ang mamumuno. At yun po yung sinasabi ko niya. No? Hindi ko na po pa hahabain kasi malapit na. So, lahat ito ay nating Kristo at sa bandang ulit, siya po ang magwawagi. Lahat ng bagay, no, sa langit at sa lupa, mayu-unite sa Panginoon Jesus. Lahat ng mga anghel sa langit, ano na sila, focus na sila sa Panginoon Jesus. Lahat ng kontra ng mga anghel, tatapon lang sa impyerno, sa lupa, ang mga tao, yung mga ayaw manalig sa Diyos, itapon din sa impyerno para matira lang yung mga talaga nais magtipo sa Diyos. Pero doon sa impyerno, sila po magpupuri din sa Panginoon. Di ba, sabi sa Philippians, under the earth they will kneel and praise the Lord. So saan mo ninyo gusto mag-praise the Lord? Sa impyerno o sa langit? O doon sa kaharian ng Diyos? Kasi wala akong choice. Kahit magpunta sa impyerno, mag-worship ka pa rin sa bandang dulo. Sabi mo, Lord, talagang karapat-dapat kang i-worship kasi karapat-dapat na mag-in sa impyerno. Kasi tumangki ako sa iyo sa lupa eh. Kaya matuwid ka, nadalhin mo ako sa impyerno. Yung bang gusto niyong kanta? O, Lord, kita ko sa kingdom ko, salamat sa iyong biyaya, sa iyong dugo ng umagos. Wala man, pagdating mo doon lahat, mag-worship. Pati ang diablo at mga tampon niya, mag-worship ko lahat. Talagang hahanga sila sa wisdom ng Diyos. At sabihin ng diablo, wow, alam ko na ang pagkakamali ko, mali-mali talaga, kaya pinupuri kita ko, Diyos. Kaya, ano eh, ang choice na sa atin, saan yung magusto? Ano ba, boto mo sa Diyos? O kung ayaw mong bumoto, sa impyerno ka pala eh. No? Kung ayaw mong sabihin mo, hindi pa ako ready, yun. Kaya dito po, ano, tingnan po natin. So ang aplikasyon nito, kailangan po isurrender natin ang buhay natin sa Lordship ng Panginoon. Kasi bandang ulit siya po mag-rugod. Talagang kailangan po, you know, every knee will bow before Jesus is Lord in heaven and on earth and under the earth. Po. Kailangan mag-submit po tayo sa Kanya by renewing our minds. Sa isip pa lang natin, we transform our minds by renewing it, by studying the Word of God. Yung sinful thoughts, i-renounce po natin at
I-intron po natin ang Panginoon sa ating puso. Sundin po natin siya. Let us behave properly, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity or sensuality, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regards to its lust. Because behavior always comes from the heart. So yung behavior natin galing sa puso natin yan. Sabi po, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Eh, isang busy-busy tayo sa mga material na bagay. Sabihin natin ito ang pinakamahalaga. Sabihin ng Diyos, punin mo kasi muna yung righteousness, dadagdag ko rin sa iyo, walang problema yan. Unahin mo lang yung my kingdom and my righteousness, sabi po na ito. Ganun din po sa ating pagbibigay. No? Yun din po yung saan natin ini-spend yung mga oras natin. Meron ba tayong devotion sa Panginoon? Do we hunger and thirst to know Him? O andun tayo sa mga useless pastimes? No? Yung mga games natin, sobra. Ako naman, okay lang mag-games-games ng mga isang minuto lang. Pero mga nag-games ka na buong araw, tapos wala ka ng panahon sa Diyos, I told that rin yun. Ako, nagtapos ng computer engineering, kaayaw na ayaw mo sa games. Kasi alam ko eh, na ang mga nag-program niyan, ano talaga, inaaliw mo yung tao, pero okay lang naman, balance yan. Talaga namang may mga ganun po na kailangan din naman mag-relax-relax ka. Kung games ang gusto mo, ano ba yung games na ano? Na pinipisak-pisak yung mga ano. Yung mga ganito, pinipisak-pisak para makapalipas ng otak. Ang oras, maganda yung malabanan, eh, no? Ang mga, ano, bahilan, no? May mga yumayaman na dahil sa pakikipag-kings-kings. Eh, kung yun ang trabaho nila, walang problema. Basta, bigyan nila ng panahon ng Panginoon kasi pag hindi, idolatry na yun. Sobra na yun. No? Sabi nga, pag ikaw naalipin na ng isang bagay, yun na ang ano mo, Lord mo. Yun na ang Panginoon mo. Kung may isang bagay hindi ka maigip up dahil sa Panginoon, idolatry na yun. Nako, may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Baka maano-ano, pag dinisip din ka ng Panginoon, talagang ano, matindi. So, ganun po ang Panginoon. Those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Whoever has a complaint, put on love, ano? Forgive and put on love, which is the perfect bond of unity. Yan. Nakapanood pa kayo ng tao si Manny, no? Kung kayo po ay pupusta, tapos na yung laban, di ba? Diba, mayang i-replay at magpustahan, kanino mo kayo pupusta? Doon kay Ugas, sa pangalan pa ng Ugas eh. Inalo si Manny ni Ugas, no? So kung pustahan, kanino ka pupusta? Siyempre sa panalo, hindi ka pupusta sa talo. Okay na naman kay Manny. Okay lang, no? Dito, sinasabi ng Panginoon sa bandang uli, panalo ang Panginoon Jesus. Lahat ng bagay mayuyunan sa Kanya. Siya ang magiging Lord ng lahat. Saan mo itataya ang buhay mo ngayon? Ang paglilingkod mo. Ang pag-ibig mo. Kasi pag hindi sa Panginoon Jesus, kung doon ka sa talo, ipupusta mo ang buhay mo. Pagdating na mag-rule ang Panginoon Jesus, ang buhay mo walang saysay. Mawalan sa saysay lahat nung ginawa mo. Mapahiya ka pa sa harap ng Panginoon. Kasi sasabihin, binigyan na kita ng sobrang grace. Labis-labis. Pinag-aralan na kay Pastor Joey at labis na. Tapos ikaw, ang paglilikod mo sa akin, kakarampo. Ang titid mo, ang purihod mo sa paglilikod sa akin, ano, pagkat tayo po ay kumbaga ho, kinonfront ng Panginoon po sa judgment seat, baka ho matunaw tayo.
Kasi yung grace na hindi natin tinumpasan. Of course, yung grace na yan dapat itong tumpasan natin. And expectation din naman ng Panginoon. Hindi yung okay grace, kausulin natin. Yan ang sinasabi. Yung, ang mystery ng will ng Panginoon, lahat ng bagay is going towards unity in Christ. Kaya yung buhay natin ay i-adjust na natin. Balansin nyo natin. Hindi naman ako nagbabawal ng sabihin mo, si Pasko, nagbabawal na ng ML. Diyan ang harap buhay ko, lapit ko. Pero gawin mo din yung inyong sa Panginoon. Meron ako kasi talagang hinahatag na naririnig ko yung mga sa harap buhay na pala yung case ngayon. So, pakapaupin sa atin. Pero kailangan ano talaga, balansihin natin. Iyupo natin sa trono ang Panginoon. Sige po tayo yung mga langit. We praise you, Lord. Sa kayamanan ng iyong biyaya, your forgiveness, your wisdom, Lord. Since we have been forgiven and given a redemption by your grace, and by this grace, O Lord, you also give us the wisdom and knowledge to understand that at the end of time, the Lord Jesus will reign and everything will be under His Lordship. Lord, nire-reveal po ninyo ito sa buhay natin. So that we will have the wisdom to decide in practical matters of life. Makadecide po kami, Panginoon, to honor you and to give you praise and to trust you. Lord, ang boto namin sa iyo, ang sampalataya namin sa iyo, ang trust namin na sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang mag-rule sa matang. Salamat po because in the dispensation of the fullness of times, you will rule and you will unite all things. There will be perfect harmony in heaven and on earth. May your name be honored and praised. In Jesus' name, amen.